po sa ating channel. Yan, so ito yung ating luya. Bale, 4 months na po ito. Yan, kakapunin na po natin siya. Yan, bakit nga ba natin kailangan kapunin yung luya? Ayan. So, itong tinanim kong luya ay medium size yung laman na tinanim ko para after 4 months, 3 months, pwede ko siyang i-harvest at maibebenta ko pa siya. Yun po yung pagkakapon. Kumbaga, tatanggalin ko po yung una kong tinanim. Ayan, para makontrol po yung ano, yung pagtubo ng ganyang karami. Ayan, pag ganyan po kasi na maraming tumubo. Ayan. Hindi po siya malalaki, hindi malalaki yung kanyang magiging laman. Pupunta lang po dito yung pataba natin pinapakain o kaya yung taba ng lupa. Ayan, so kukontrolin na po natin to. Tatanggalin natin yung tinanim natin nung una. Ayan, ganito lang po. Gamit lang po yung kahoy para hindi matulis. Ito po yung ating tinanim. Ayan. Ayan, babangalin na po natin siya. Ayan. Ayan, ito po yung ating tinanim. Ayan, so bali magkadugtong po ito, naputol lang po siya. Ayan, medium size po ito. Ayan, medium size siya. Ito, pwede natin siyang ibenta. Ayan, makapagbenta na tayo. Ayan, makokontrol na po yung pagtubo niyan. Magtitira lang po tayo ng tatlo o kaya apat. Ayan, tatlo o apat. Tatabunan lang po natin ganyan. Ayan, para po maging malalaki po yung kanyang magiging laman. Ayan, yun po yung kahalagahan ng pagkakapon. Para po lumaki po yung kanyang laman. Ayan, makokontrol po natin yung pagtubo niya para sa laman po mapunta yung taba ng lupa. Ayan, para ganito lang din kalalaki siya. Ayan, bali haway yung ating tinanim. Haway na luya, malalaki po ito. Ayan, masarap po kasing balatan pag malalaki yung laman kumpara sa maliliit. Ayan, ganun po yung kahalagahan ng pagkakapon. Yun yung epekto ng pagkakapon ng luya. Ayan, katulad nitong dalawa na to. Ayan, dito lang po tayo sa gilid. Ayan, ito yung tinanim natin. Ayan. O, ito. Ayan, matitira na lang itong dalawa na ito. Ayan, magiging malalaki po yung laman nito pag hinarvest natin after 8 to 1 year. Ayan, so bali ito, maganda po yung presyo ng luya. Ayan, pwede ko pang ibenta ito. Kikita pa ako rito. Ayan, so yun po yung kagandahan ng pagkakapon. Kikita ka agad after 3 to 4 months kasi maha-harvest mo yung una mong tinanim. Then pangalawa, yung magiging laman ng luya ko ay malalaki din siya. Ayan, kasi makokontrol natin yung dami ng pagtubo ng ganito. Okay lang po yung tatlo, dalawa, tatlo, hanggang apat. Pag sumobra na po yun, ayan, kailangan makontrol yung pagtubo. Then pagkatapos po natin itong anuhin ay kailangan patabaan natin siya. Ayan. Ayan. Dapat po hindi ganong masaktan yung ano, yung babangalin natin yung kanyang tubo para tuloy-tuloy po yung ano, recovery niya. Ayan, ito po yung tinanim natin. Then pagkatapos dito ay papatabaan ko po bukas to. Lalagyan natin siya ng pataba. Kailangan po alam natin kung saan yung ating punla, kung nasa gilid dito para hindi tayo butas ng butas. Ayan. Yata.
yung ating na-harvest. O, diba? Yan. Ito po ay matagal na practice, lalong-lalo na sa parteng Nueva Vizcaya. Ayan. Ito ay ginagawa nila para po malalaki yung kanyang magiging laman, katulad niyan. Masarap po kasing balatan pag ano, nagluluto kayo pag malalaki yung laman. Ayan. Yun po, kaya napakahalaga pong kapunin natin yung ating luya. Okay, kakapon pa tayo.